guys, welcome back to my channel. Today is Saturday and pasensya na akong dugyot-dugyotan ng itsura ko today kasi as usual pag Saturday, it's our linis day. So, nakamask ako kasi guys, sorry kung ngayon lang din ako nakapag-vlog kasi parang ilang weeks na on-off yung sipon at saka ubo ko. And ang aming suspect kung bakit ganun na hindi kami nawawala ng sipon at saka ubo is dahil nga yung kalat dito tapos yung alikabok. So, nag-decide kami na ituloy na yung paglilinis dito sa bahay. Kaya, yun, nakamask ako ngayon kasi baka pagaling pa lang ako eh, baka bumalik na naman yung lagnat ko dahil sa alikabok. So, ngayon guys, update ko lang kayo sa aming decluttering ng bahay. Ito na yung nangyari sa room. So, pininturahan na namin ng white. Diyan dati yung nakalagay yung cabinet. So, ngayon, wala na kaming cabinet. And, as you can see, di ba, parang mas lumuwag yung room. Ayan. Tapos, yung temporary lang naman to, yung mga clothes rack, nilagay namin dyan, yung isang clothes rack. Tapos, yung mga uniforms namin for the week, dyan ko nilalagay. Tapos, bumili kami sa Uratex nitong drawers. Tapos, nandito ko nilagay yung mga underwears namin. And, dito ko muna pinatong yung TV pansamantala at saka yung phone. So, naglagay kami ng ano dito, onion. Alam nyo ba to guys, na ang onion, siya yung sumisipsip ng mga bacteria sa loob ng isang enclosed place. Lalo na pag may aircon, tapos meron kayong virus. Effective siya guys. Mag-cut lang kayo ng onion. Pero, hindi nyo na to gagamitin ha. After nung makikita nyo kasi matutuyo yan. Tapos, puro bacteria na yan. Kaya huwag nyo nang gagamitin. So, ano yan, may scientific basis. Research nyo na lang sa internet. Tapos, labas tayo ng room. Ito yung aming door na plan namin na ipa-extend yung room namin. So, ang mangyayari, ayan, itong door na to, gigibain to. So, magiging open na siya. And, may extend na yung room namin hanggang dito. So, ito yung magiging work area namin since programmers kami. Nag-uuwi kami ng work kadalasan. So, yan ay magiging corner namin. Ang hirap kasi pag sa labas ng room nag-work, ang init-init ngayon. Ang malamig lang dito sa kwarto. Pagdating sa labas, sobrang init na and nagkakasakit kami. So, napag-decide na namin na isakop na lang sa room yung computers. Pero, ano pa rin naman, parang hindi pa rin naman siya considered na one room kasi medyo malayo din naman siya dito sa bed. So, bumili rin kami ng cabinet. So, yung built-in cabinet namin, di ba, winasak na ni Sandy. Tapos, nag-decide kami na bumili na lang ng cabinet. And to save space, ang pinili namin cabinet is yung sliding. So, yan. Ito. Yan. Hindi ko pa nilalagay yung mga damit kasi pagka tinanggal tong division ng room, imu-move pa namin yung cabinet somewhere else. Kaya, masyado na magiging mabigat kung ano, kung lalagyan na kagad ng laman. So, konti pa lang yung nailagay ko. Yun. Tapos, ayan na, dito na tayo sa sala. Diba before yung vlog ko, yung previous vlog ko, makita nyo punong-puno itong sala. Ayan. Ngayon, natanggal ko na yung mga damit dyan. Konti na lang, ayan. Ayan. So guys, yan na yung mga damit. Itong travel box na yan, yan yung mga damit na itatago namin. Or yan pa yung mga nasusuot namin ngayon. Tapos ito,
yan yung mga regalo pa sa amin nung wedding namin. Nakita ko, ang dami pala naming towels, saka mga kumot. Eh kaso, naalikabukan na nga siya. So, for washing yung area na yan. Tapos, ito naman, bag na to, tong dalawang to. Siya yung ipapamigay ko dun sa sister ko, saka sa brother ko, kasi baka kasya sa kanila. Tapos, kung sa relatives din, kung sinong pagkasyahan. Yan. Tapos, andito na sa labas, yung boxes. Yan na yung for donation namin. Yan. Tapos, guys, tinanggal ko na rin yung, tinanggal na rin namin yung carpet. Kasi, yan guys, tinanggal na rin namin yung carpet kasi isa siya sa reason kung bakit nag-allergy ako. So sabi nung doctor, much better kung walang carpet, walang dogs, anything na nagkukos ng allergies ko. So nag-decide kami na tanggalin na lang muna para namamap din yung floor from time to time. So, yon yung mga boxes na yon dadalhin namin. Naghahanap pa kami ng nag-a-accept ng donations. Siguro sa, may isa kaming alam dito sa may examiner, pero Monday to Friday lang kasi hindi ko alam kung kailan namin siya madadala. And if ever na kami yung magdala, isasama ko kayo para makita nyo rin kung saan pwedeng dalhin yung mga clothes nyo, old clothes, for donation. So, guys, yung sa mga idodonate yung clothes, huwag naman kayo mag-donate ng mga gowns, kasi yung sa GMA, parang hinigpitan na nila yung mga pagtanggap ng mga old clothes na for donation, kasi nga, yung mga dinadala daw doon, either hindi na wearable, o kaya yung mga, ano naman, yung mga boots, mga gowns, and to think, pag dinonate nila yon, hindi naman excuse, hindi naman sinusuot everyday yung gown, kawawa naman yung ano, mapagbibigyan nun. Kaya pag nagdonate kayo, yun namang masusuot, guys. So yun na lang muna, guys. See you again later. Pasensya na, inuubo pa talaga ako. So hi guys, I'm back. Kaliligo ko lang. And mag-apply muna tayo ng toner. Kasi for sure, kahit na naligo ka na, sobrang itim pa rin ito. Kasi yung mga alikabok, didikit sa face. Tapos damay mo rin yung neck mo. Tsaka yung bato. Ang ginagamit ko pala, Eskinol. Kayo rin ba ganun? Yung Eskinol, ano, since high school ako, yun na yung ginagamit ko. And, nagtatry din naman ako na ibang toner, pero bumabalik ako sa Eskinol. So, maubos ko na nga siya. Teka, kunin ko. Ito, mauubos na siya. Tapos magta-try na ako na ibang toner. Hindi pa kami nag-lunch, guys. And it's 2 o'clock na. Grabe. Ah, pagka pala nag-apply kayo ng toner, ito mo guys, so ang dumi. Ew. So, huwag nyo nang yung same spot pag pinunas nyo na sa iba-ibang part. Huwag nyo na gamitin yung other side na. Kasi babalik lang yung dumi doon sa mukha nyo. Ayan. So, as I was saying, nakalimot kami sa time. 2 o'clock na pala. And hindi pa kami nag-lunch. Kaya ang ginawa namin, nagpa-deliver na lang ako sa Chowking kasi frozen pa yung ano, yung mga ulam sa ref. Ang plan ko, ano, meron pa kasi ako natira dyan na pang Shanghai. And wala na akong lumpia wrapper. So, plan ko is mag-fry na lang sana ako. Parang, ano na lang siya, yung patty style. Tapos,
magluluto sana ako ng, kasi bumili kami ng ano, ng bangus belly. And may natira pa dyan. Yun sana iluluto ko. Bangus belly at saka ano, patty ng panglumpia nga, yung natira. Kaso, sobrang frozen pa. So, yung ginawa ko, pa-order na lang ako muna sa Chowking. Tapos, ngayong hapon ko na lang siya lulutuin for our dinner. Yun. So, yun muna guys. Tingnan ko lang, baka andyan na yung order namin. Later na lang ulit. Hello guys. Wala pa pala. Akala ko lang andyan na. Pero wala pa pala. Nagtupi ako ng mga undies. Ayan. Ganito rin ba kayo mag-roll ng ano? Undies. Ganyan gagawa ko. Nag-roll. Niro-roll ko siya. Pati yung mga socks. Para pair na siya. Tapos, kukunin na lang. Yan guys, inaayos ko lang siya dyan. Tapos, dito sa side yung mga socks. Para pair-pair na siya. Ayan, naka-roll na. Hindi pa to masyadong maayos since mga, yan yung final place niya. Kaso, for the meantime, dyan na lang. Para lang, hindi kalat-kalat. Kasi ang hirap eh, pag naghahanap ng gamit. Hindi malaman kung nasaan. Kaya, nilagay ko na lang kung nasa. So, first drawer kay Daddy. Second sa akin. So, dyan yung mga undies. Tapos yung mga bra. Diba? Para organized. And inayos ko muna sila dyan. Yan. And yung ating mga bra. Yan. Yan. So, yun guys, sobra ako natutuwa kasi ang ganda na mag-vlog dito sa kwarto namin. Kung napanood niyo yung mga previous vlogs ko na pag sa room ang aking setup, makikita nyo parang masyadong madilim, masyadong gloomy, tas parang ang daming kalat. Ngayon nakakatuwa kasi oh, ang liwanag na. Malaki talaga yung effect ng color ng wall. No? Kasi, nirepaint namin yung wall eh. Ginawa namin white. Kaya, parang lumiwanag yung paligid. Tapos, yung curtain na ginamit ko, yung, ano, blackout curtain. Kasi, gusto ni Daddy pag Saturday, Sunday, yung madilim talaga. Hindi siya nakakatulog kapag medyo may liwanag. Tapos, look guys, nag-crack yung ano ko. Ko. Eh kaso kinat ko siya. Sobrang sagad na yung paggupit ko. Andun pa yung crack. So sabi ko, ang sakit na eh. Nilagyan ko na lang ng band-aid muna. Kasi sumasabit siya sa mga damit, sa mga... Basta pag sumabit siya, ang sakit. Super. Ayan. So pasensya na guys, ha? Kasi... Kung naririnig niyo yung boses ko, talagang pagaling pa lang ako. And yung ubo ko, narinig niyo naman kanina, sobra pang ano, sobrang putok pa. And ayun, alam niyo naman 'di ba, may asthma ako. So napakataas talaga ng level ng allergy ko, both sa skin and sa aking ano, katawan. So yun. Kaya ang daming bawal sa akin ngayon. Bawal ang shrimp. Dati, nung bata ako,
kumain lang ako ng konting chicken tsaka egg, grabe na yung skin ko, either skin asthma yan or mahirapan na ako huminga. Buti nga ngayon, ano, nung tumanda na ako, medyo na ano ko, outgrow yung pagkain ng ano, chicken saka egg, hindi na ako nagre-react. Ano lang, yung mga shrimps, crabs, yun. So, yung sa shrimp, sobrang bilang lang. Siguro maka tatlo lang ako, yung medyo malalaki. Pag maliliit, siguro mga lima, ganun. Pero talagang binibilang ko, kasi pag nag-exceed ako, naku, talagang ako nahihirapan. Tapos, umiinom kagad ako ng ano, ng antihistamine. Ayun. Gusto ko na magpagupit, guys. Alam mo ba yung ano, nangyayari sa hair ko? Sobrang kapal kasi ng hibla ng hair ko. And ang tagal niya matuyo. Kaya lang napapansin ko kasi sa kanya, ano na siya? Dry na siya and naglalagas na. Ganun kasi ako eh, kapag ano, kapag nagkasakit. Kayo din ba ganun? Yung feeling ko naglalagas yung hair ko. Kaya pag basa pa siya, hindi ko muna siya sinusuklay kasi ang dami talaga madadala kapag sinuklay ko. Hinahayaan ko muna siya matuyo. And tagal-tagal matuyo kasi yung hibla niya, kapal-kapal. Bukod sa makapal na siya na maraming buhok, yung each strand niya, sobrang kapal pa. Ay. Pero, pasalamat na rin ako kasi yung iba, diba, sobrang nipis naman ang hair. Ayoko naman nun. Anyway, ayan, ngungo pa ako. Suggest naman kayo guys, ano bang magandang inumin para dito. And, yun, bawal ako sa pulp bits eh. Kaya hindi ako makainom ng kalamansi. Ang hirap. Ay, nako. Ayun. Alam niyo ba to guys? Ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon eh, Rubik's Cube. Wala lang, naaliw lang ako kasi ano to eh, naalala ko yung childhood ko. Mahilig ako magbuo ng ganito. Yung mga playmates ko nun, sasabihin namin, o anong, ano, anong color? Tapos unahan kami sa pagbuo. Tapos yung hindi makakabuo, manlilibre ng candy sa tindahan. Ayan. One time, nakabuo na ako yung all colors ng all sides. Hindi ko na maulit. Yung ano lang ako, one color at a time. So, yun. Later na lang ulit, guys. Ang dilim, guys. Parang alas 5 na. 2 o'clock pa na. Ah. Payo? Shoo. 2 o'clock pa lang yun, ah. Grabe. Diyan na yung Chowky. Nakain na kami. Ayun, oh. Nakakatuwa, diba? Nakikita nyo ba ang dilim? 2 o'clock pa lang, ah. Tingnan mo. Yung relo. Super. Sige, later ulit, guys. Kaming ni Chowking, guys, kain. Kain lang kami habang nanonood ng K-drama. Hello guys, nakatulog kami kanina. Kasi ang lakas na ulan, 'di ba kanina madilim. 'Yun. So after namin kumain, wala na kaming magawa kasi ang lakas nga na ulan, nakatulog kami. Tapos nagising kami parang ano na, late na. Mga 6:30 na yata 'yun. So nagkukumahog naman ako magluto ng dinner. Kanina 'di ba sabi ko sa inyo, ang lulutuin ay nag-moist yung lulutuin ko is yung Shanghai na natira. So, yun na lang yung niluto ko. Tapos, rice lang. Tapos, parang nag-crave ako sa, ano, daing. Bulad. Bulad kasi sa summer. Ewan ko sa inyo, yung dried fish. Kasi parang pag umuulan, di ba, masarap kumain ng ganun. Ayan. Tapos na kami mag-dinner and nandito na kami sa kwarto. So, yun guys, ang aking update today. And sana makapag-vlog ulit ako bukas. Pupunta kami sa in-laws ko.
And yun, medyo masama pa rin talaga yung pakaramdam ko. Minum akong by Jessie kanina. Kaya yan, nag-start na ako magpawis. And halata pa rin sa boses ko no, na may sipon ako. So, yun na lang muna for today, guys. Thank you for watching and hope to see you on my next one. Bye! See you next week! Please don't forget to like and subscribe and be a part of the fam-mitch.